Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Kung saan man tayo sa sulok ng mundo. Sana po guys, nasa mabuti po tayong kalagayan ngayon at pangangatawan. At sana lagi tayong masigla at marusog. Sayang guys, kwan. Sayang hindi tayo nakagawa ng kanina ng video. Pagkatapos ng trabaho ko kanina, mga alas 4. Kasi sobrang init guys, sobrang init. Ang plano ko sana kanina, ipapakita ko sa inyo yung naobserbahan kong magaling na forklift operator dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Yun ang nakita kong talagang magaling talaga na forklift operator sa mundo. Forklift operator din ang trabaho ko dito guys, pero iba din yung diskarte ko, iba din yung diskarte niya. Pangalan niya Edgar. Pero kung pagpapalarin tayo bukas, makukuha na natin siya ng video. Tal, kinausap ko na siya. Kinausap ko na siya na baka pwedeng i-coverage kita kako para makita naman nila yung talento mo. Baka sakaling mag-forward ka na, wala sa Pilipinas ka na, ay may kukuha sa'yo mga kumpanya na pag-operate ko yung trabaho. Magaling yung guys, Bisaya siya, taga-Bohol. Sana nga pagpapalari tayo bukas, pagkatapos ng trabaho, puntahan natin siya. Kuhanan ko siya ng video at kung meron pa tayong oras, pupunta tayo dun sa may Talipapa. Yung ay Talipapa, parang Talipapa dito sa amin yung, kaso nga lang walang bentang kantun, walang bentang mga isda tsaka karne, puro mga kwan lang, gulay tsaka prutas. Sa susunod na araw, plano ko doon naman tayo sa kwan, harads ng mga karnero, bentahan ng karnero, bentahan ng kambing, tsaka bentahan ng camel, para malaman ninyo kung paano yung sistema rin dito sa bentahan ng karnero, camel, tsaka yung kambing. Punta tayo dun, maluwag yun, maluwag isang upan yun. Kaso nga lang yun, yung maganda, kasi nakabakod yun. Talagang exclusive talaga. Doon lang siya. Kung gusto mong bumili yung mga taga dito na hindi alam doon, dagdag kaalaman, may mga binibenta dito kahit anong araw. Kahit anong araw ka pumunta doon, kung gusto mong magka, may pera ka na, kung gusto mong magkate ng kambing, karnero, tsaka kan, meron doon. Meron doon guys. Sana nga, kung bababa na ang temperatura bukas. Kasi kanina ba guys, kwan, umabot siya ng kwan, 46, sobrang init. Sobrang init. Gusto ko talagang bigyan kwan, kuhanan ko kayo na uli ng video. Para kwan, marami tayong video magagawa. Wala talaga. Kasi kawawa yung motor guys. Yung kan natin, tura-tura natin. Ako, kayang-kaya ko yung init niya para sa inyo. Pero yung tura-tura natin, hindi natin alam yung kung hanggang saan yung kapasidad niya sa init, kasi wala namang yung kwan, wala namang radiador yun, hindi naman pwedeng tubigan yung kwan. Talagang kwan lang, ang kwan niya lang, pagpapahinga, papatay mo yung makina, hihinto tayo. Mas maganda na yung safety tayo. Lahat ng bagay, lahat ng gagawin natin sa buhay, palaging nasa safety tayo.
usapan pala guys. Sinasabi ko pala, masasabi ko, kung meron man tayong mga pagkakamali, o di kaya nasasabi ko, yung nagagawa ko sa pagbibideo natin, pwede nyo akong i-correct guys, pwede nyo i-comment para maganda at mabago natin yung mga pagkakamali sa video na yun. Kung may nasabi man tayong hindi maganda, o di kaya may nagawa akong hindi maganda, pwede nyo i-kanyo sabihin sa akin at i-correct ko yun para ayusin natin at magagandahin. Magagandahin natin. Magandahin natin sa awa ng Panginoon. Marami akong ipapakita sa inyo guys, kaso nga lang yung oras. Pero gagawin ko lahat ng aking makakaya. Babajetan ko kayo ng oras para makagawa lang tayo ng mga video araw-araw. Total alas 4 naman, hindi kaya alas 5. Tapos yung trabaho natin, pwede tayo sa isang oras, hindi kaya dalawang oras. Marami tayong magagawa dun. Kahit malayo, basta para sa inyo, pwede i-share ko sa inyo. Kaya kapag may time, ipapakita ko sa inyo yung show dito, yung tinatawag na Riyad show. Pero bebyahe tayo nun. Sasakay tayo ng bus. O di kayo magtataksi. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Basta para sa inyo. Dagdag kaalaman kung ano yung mga nangyayari dito. At para masabi nyo rin na ganun pala dun. Kung wala kayong idea dito, ganun yun. Ganun pala dun. Ngayon, alam ko na. Yun yung purpose ko rin guys. Kahit na nasa pan kayo, na hindi kayo nagawi dito sa Saudi o di kayo sa lugar na walang ganun, yung tanong dati, masasagot nyo na. Alam nyo na yung sagot. Ganun pala yung nangyayari doon. Ganun pala yung kultura nila doon. Ganun pala yung kinakain nila doon. Ganun yun guys. Dagdag ka alaman. Yun lang naman ang pan natin dito. Yun lang naman ang aim ko. Tsaka parang sinishare ko lang ba yung mga pangyayaring mga kwan dito nagaganap sa araw-araw. Yung kultura nila, yung ginagawa dito ng tao araw-araw, kasi hindi naman magkakaparehas yan sa mga ibang ibang lugar. Iba rin yung kultura nila, iba rin yung ginagawa nila sa araw-araw. Hindi magkakaparehas yan. Iba rin yung kinakain nila katulad dito. Yung kinakain nila dito ba dito, yung pang Muslim lang talaga na pagkain. Bawal na bawal ang baboy. At bawal na bawal ang dugo. Sa ating dyan, sa mga ibang lugar, hindi sa Muslim area, kinakain natin yung dugo. Kinakain nila. Excuse. Yun lang naman. Yung dagdag kaalaman lang guys, ang pinupuntiri ako dito. Yun ang focus ko. At dagdag kaalaman at yung i-update natin yung kangkong tsaka yung kamote ko, yung pananim ko doon, yung garden natin, backyard garden natin dyan sa tabi ng Mustuda. Yan. Kung paano natin siya isusurvive sa panahon ng tag-init. Kasi 2 buwan pa guys. 2 buwan pa natitira. Hindi natin alam kung bababa yung temperatura o tataas yung temperatura bago matapos yung tag-init. At sana nga bababa na yung temperatura. Hindi na siya tataas. Kasi umabot na siya ng 46 guys dito sa Riyadh. Sa iba, kanina, sa Dammam, 48 na. Grabe na yun. Parang nasakan ka. Imaginin mo na summer sa Pilipinas, parang alas dos sa gitna ng dagat o di kayo sa gitna ng ilog. Yung temperatura na yun, parang alas dos o di kayo alas dos eh. Na doble. Oo, kung ano yung init sana sa Pilipinas ngayon o di kayo sa banda ng bansa. Maliban lang sa kanan, may exemption din, hindi natin nilalahat. Ikwan ko na lang, sa Pilipinas na lang kasi taga-Pilipinas tayo. Ganun ang naramdaman ko.
kapag nasa Pilipinas ako dati, kung pupunta ako sa Ilong, pag na alas 12, o di kaya alas 2, kainitan yan. Kainitan yan sa gitna ng pan, gitna ng ilog, o di kaya dagat. Dublihin mo yun. Yung init na yung nararamdaman mo sa Pilipinas, sa oras ng alas 12 ng tanghali hanggang ang alas 2, dublihin mo yun, yun yung init niya dito. Yun yun. Dublihin mo. Imagine mo na lang guys ha, umagang umaga, pagkaligo mo dito ng kunyari ngayon, pagkaligo mo, hindi ko naikwento kaninang umaga yung isang video natin. Pagkaligo mo pa lang, mga pumunta ka, pumunta ka sa labas, mga 30, mga 15 minutes, okay kayo, 10 minutes na lang, pagpapawisan ka na. Umaga yung alas 6 na umaga. Excuse me. Ganun yun. Pero kapag taglamig naman, ay sobra naman ng lamig. Pag taglamig naman, ilan yung damit ko? Yung sando, yung pallog, yung t-shirt, yung sweatshirt, tapos yung jacket. Apat. Tapos, kapag natutulog ka, may blanket pa akong makapang. Para masarap yung tulog mo. Ramdam mo talaga yung lamig. Huwag kayong mag-alala guys, gagawa at gagawa ako ng remedyo para makagawa tayo ng video. Isisingit ko kayo sa mga kwan, sa oras ko dito, isisingit ko kayo, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng video para dagdag kaalaman kung ano yung mga nangyayari dito sa araw-araw at yung mga kultura nila at yung mga ginagawa nila. Yung ginagawa namin dito mga bisita, yung mga expatre na tinatawag nila, alam nyo na. Para kayo, kasi kung kami dito, alila eh. Alila, trabahante kami dito. Alam nyo na, parang ginagawa din sa Bihikwan. Ginagawa din yung mga trabahante sa Pilipinas. Pero yung ginagawa nila, yun ang hindi nyo alam. Yung mga business din nila, yung mga style din nila sa pamumuhay. Maliban lang yung mga ibang tao dito na medyo maganda ang buhay. Yan, puro kumpanya. Puro mga opisina, o di kaya amo-amo, o di kaya may sarili-sariling kumpanya. Sila yung mga busing-busing namin. Apat ang tatapusin natin guys. Sana matapos natin yung apat na yun. Apat na subject natin, yung apat na lugar na yun sa loob ng isang linggo. Bukas, susubukan natin yung pinakamagaling na forklift operator dito sa Riyadh. Yun yung nakita ko ha. Maliban lang kung meron pang mas magaling. Pero kapag nakita yung sumundo, pag nag-uberg ng forklift, bilis. Talagang 0-0 kapag sumundo. Talagang walang mintis. Maliban lang bukas kung ano yung performance niya, baka mamaya kinukuha na natin ng video, kakabahan kung saan saan niya kinakabig yung manubela, ay yun lang. Pero sana nga mabigyan tayo ng magandang coverage bukas. Gusto niya naman tayo mapagbigyan. Sinabi nga ng may YouTube channel ako, i-share ko sa YouTube. Sabi niya, walang problema. Mabait na tao, taga-Bohol. Edgar pangalan. Yun, public operator, napapakita ko sa inyo sa Harrods, yung bentahan ng mga surplus na damit, mga ukay-ukay, lahat doon, yung mga luma na pwede pang ibenta, andun, makikita nyo doon. Makikita nyo rin doon. Tapos yung kwan din, yung bentahan din ng kwan, lugar din ng bentahan ng kambing, karnero, yung karot, tinatawag nila, tsaka yung camel. Tapos susunod natin yung Rianzo. Tapos dadayo tayo doon sinasabi nilang kwan.
magandang pasyalan dito sa Riyadh, yung Red Sun na sinasabi nila. Pwede kang magbandun, pwede kang magbike. Kasi buhangin yun, parang sa Ilocos Norte, sa Lawag. Meron din dito yun. Pero dito talagang malawak, talagang... Wala nang mas malawak pa yung ground niya, yung Red Sun. Yun guys ha, yun ang masasabi ko. Palagi niyong iisipin na bibigyan ko kayo at sana makatulong ako sa araw-araw na pamumuhay natin, sa panonood ninyo, at sana malibang kayo at yung may dagdag kayong kalaman na masasabi niyo na ganun pala dun. Ganun pala ang nangyayari dun. Ganun pala ang sistema dun. Ganun pala ang kultura nila dun. Yun ang punto guys. Yun ang puntos ko. Yun ang puntos ko. Para alam nyo na na, kunyari may magkikwento na, oh, galing ako ng Saudi, ganito-ganito yung nangyayari to. Ah, hindi pala totoo yung sinasabi mo eh. Sinasabi ni Kwan dati, ni Lakay binibigyan kami ng video eh, Kwan, binibidyo na nga na ganito ang nangyayari. Ganon, para tugma. At mapapag-compare nyo, yung kinikento ng ibang tao, tsaka yung kinikento ko. Sineshare ko lang yung Kwan dito, yung mga pangyayari dito at kultura. Kultura yung bawal at hindi bawal. Para Kwan, yung mga iba hindi magiging Kwan ba? May alam na. Oh, Saudi. Oh, ganito ganito ang nangyari ko. Ay, alam ko. Alam ko na yung nangyari din kasi napanood ko na sa YouTube. Oh, pinapanood ko na si Lakay. Ganun. Ganun yun, puntos ko guys. At sana, sabi ko rin sa inyo, yung Kwan, yung dagdag tiyaga. Hindi ko kayo sinasabi na persang magtanim, pero sinasabi ko lang, ito sa garden na yun, yun ang palagi yung sinasabi. Kapag sabihin nyo, paano kami makakapagtanim, eh wala naman kami lupa. Dito wala akong lupa dito kasi pero pinulot ko lang yun. Ganun ang punto doon. Ganun yung punto ko ha. Ganun yung punto ko. Makakapagtanim sila kay ng bandon sa Saudi, eh ba't kami dito sa probinsya? Ba't kami dito sa Maynila? O di kayo sa siyudad? Makakapagtanim din kami, eh mga Kwan. Hihingi lang kami ng lupa doon sa kapitbahay. Ilalagay namin sa paso. Makakapagtanim na kami. Ganun yun. Para menos ganyan din. Gastos. At yung Kwan, yung kung paano natin sila buhayin, yung mga pananim natin. Oh, kasi yung mga pananim, hindi naman na linasinusukdot mo na lang yung buto, hindi kaya tinanim mo na yung Kwan, mabubuhay na doon. At kung paano mo siya iyaruga, paano mo siya yakapin, namahalin, ganun yun. Iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Pag nagtanim ka, ganun yun. Yun yung ginagawa ko. Winawalisan ko pa nga yun guys. Sa umaga at saka hapon, winawalisan ko yun. Wawalisan ko yun. Sige guys, hanggang dito lang tayo. At masasabi ko, sana sana palagi tayong nasa mabuting kalagayan, malusog na pangangatawan at masigla. Alagaan natin yung sarili natin. Yun lang. At palagi tayong manalig sa Diyos, magdasal. Sundin yung mga pinagbibiling niya ayon sa Biblia. Sige guys. Babay muna. Sinabi eh Kwan, ginawa ko lang itong video na ito para yung gusto ko bang ipaalam kasi baba mamaya. Wala na siyang video ah. Sasabihin ko lang. Mas maganda yung may information, may info kayo.
Sobrang init kanina, tapos 46 degrees, sobrang init. Kaya ko. Pero yung motor, doon ako naawa sa motor kasi baka mamaya may... Hindi natin alam. O sige guys ha, panuli, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo, sa inyong lahat, kung saan man kayo sa banda ng mundo. Shout out sa inyong lahat pala. Shout out sa inyong lahat. Wala na tayong pinipili sa pag-shout out. Lahat kayo. Lahat kayo may mga concern din sa akin. Yung manunood. Lahat kayo. Sige guys, bye-bye now. Sige, God bless lahat. Bye-bye.